Linawin natin ang pinag-iiral pong cashless transaction sa mga expressways. Makasama natin si Attorney Romulo Quimbo, ang Chief Communication Officer ng Metro Pacific Tollways. Magandang umaga, Rise and Shine, Attorney Quimbo. Good morning po. Good morning sa mga tagapakinig. Opo. This is Aljo Bendio, Attorney, with Diane Kirer sa PTV. Opo. Attorney, so nilinawin ko lang, wala na talagang cash payment book ngayon sa NLEX sa mga expressway na pagmamayari ng Metro Pacific? Opo. Simula po ngayon ang cashless transaction natin. Sinusundan po natin yung mandato ng Department of Transportation sa ano po ito, Department Order 2020-12. So, yun po ang pinapatupad natin. At ngayon po ang start ng cashless transaction po sa Metro Pacific Tollways systems po. Okay. So, pag Metro Pacific, ano pong mga expressways ito, Attorney? Ito po yung pinakamalaki natin, yung North Luzon Expressway. Kadugtong po nito ang Subic-Clark-Tarlac Expressway na either papuntang Tarlac o papunta po ng Subic. Sa south naman po, meron tayo nung Caditex, yung dati pong Coastal Road. Opo. From Parañaque Toll Plaza to Kawit po yun. Opo. At meron pong maliit na C5 South Link section, yung pong tumatawid sa Slex po, from Merville to Taguig. Opo. At doon naman po sa may Binyan, yung Maplasan to Santa Rosa. Opo. That's Santa Rosa City, on the way to Maplasan in Binyan sa may Slex Exchange po. Opo. May 10 kilometro po tayong system doon. Kung papasok ko kayo doon na walang RFID, ano pong mangyayari sa isang motorista sa mga booth ninyo? Doon po natin kinakabitan kasi po dato na po tayo at matagal na po tayong papatupad nung pagkakabit po ng sticker. Doon po sa mga hindi po nakakuha hanggang sa ngayon, nakahanda naman po yung mga toll gates po natin. Doon po sila kakabitan ng RFID sticker. Okay, Attorney Quimbo, hanggang kailan po pwedeng magpakabit ng RFID stickers? Hindi po tuloy-tuloy po yan. Here, January, February, tuloy-tuloy lang po yan. Ito lang naman po dahil yung mga kababayan po natin na regular na gumagamit ng expressway, kailangan po tayo, magka-cashless na po tayo. Kaya po, minabuti po natin na magkakabit na po sa mga toll gate po natin. So yung RFID itself, next month po, next year, available po yon. At sinasabi po natin sa mga kababayan natin, kung hindi naman po tayo regular na gumagamit o pamisa-misa lang, halimbawa once a year o twice a year, nagbabaka-bakasyon lang po tayo, pwede naman noon next year na lang tayo magpakabit doon sa araw ng biyahe natin. Okay. 24 hours naman po ba, Attorney Quimbo, yung operations po ng mga booth na nagkakabit po ng RFID stickers? Oo, salamat. Nagkabit yung mga toll gates po natin, halo-halo po, meron pong by appointment, tingnan lang po yung mga social media pages po ng EasyTrip, ng North Luzon Expressway, NLEX, at saka ng Caditex. Marami po tayong kabitan ng ng sticker na by appointment. Ito po naman ay magbubook lang kayo online, pipiliin niyo yung araw, yung lugar, at saka yung buwan ng pagpakabit ng sticker ninyo by appointment. Yung isa naman po, itong walk-in po natin, ito pong mga toll gate po natin, 24/7 po, mahigit 40 plus na toll gates po natin na kabitan po dyan 24/7. Opo. Magsimula po sa Palitawak, dyan po sa malaking barrier natin sa north, marami po tayong 24/7 na po, mga mahigit 40 plus na po tayo. So wala na pong dahilan na hindi po magpakabit yung ating mga motorista, lalo na yung mga bumabiyahe. Opo. Magkakaroon po tayo ng single na lang na RFID din gagamitin. Makapasok tayo sa Metro Pacific na mga tollways, mga expressways, ganun din sa ibang mga korporasyon. Tatlong phase yan, Attorney, tama ho ba? Kung magkatotoo yan, kailan po yan? At kung mangyayari na po yan, ano po mangyayari doon sa mga RFID stickers ng Metro Pacific? Salamat. Yung ating pong pagkakaroon po ng isa na lang para sa lahat, ang tawag po natin dyan, interoperability. Opo. Yan po naman ay project po ng mga operator po yan na sana magkaroon na po ng isa na lang. Opo. Sa ngayon po, ang first phase ko ng programa, magkanya-kanyang cashless muna tayo kasi ito po yung pinaka
pinaka-urgent po, ito po yung kinakailangan, makapag-comply na tayo na cashless na po yung transactions natin magmula December 1. So ito po yung pinapatupad natin. And ang deadline na po ng December 1 para sa amin po ito eh, para sa mga operator po ito. So sa ngayon po, kami po ay handa na po sa cashless, na paliwanag ko na po. Opo. Ito po mga sticker naman natin, it will take a little time, no? Halimbawa, kung ang sticker po ninyo, kinuha nyo po doon sa San Miguel, ito po SMC, ito po AutoSweet. Kung kayo po ay AutoSweet, may sticker na po kayo, pwede naman po kayo kabitan ng panibagong account na lang. Hindi na po kailangan ng pangalawang sticker. Account na lang, opo. Yung vice versa, hindi pa po ready kasi nagkakaroon pa po ng mga technical testing. Siguro po by end of the year o mga early next year, pwede na po yung sticker ng Easy Trip, pwede na pong magamit po doon sa South. Ito po ang tinatarget namin para may convenience po. Sa susunod po na stage naman, pwede pong isang sticker na lang pero dalawa yung account o dalawa yung wallet. Opo. Dalawa yung niloload nyo, kahit isang sticker na lang. Yung po sa future natin. Opo. So, siguro next year, tama ho ba, attorney? Nahahabol natin next year para wala na pong abala? Opo, opo, Aljo. Ang target po natin ng isang sticker for all or for both, next year po yung target talaga natin. Pero masabi po, po ngayon, yung mga may sticker na po from the South, yung pong AutoSweet, magpa-register na lang po ng panibagong account sa Easy Trip. Yun lang naman po ang kailangan. The same sticker, two accounts na po ngayon sa AutoSweet po. Okay. Attorney Kimbo, pahabol na tanong lamang po kasi yung aming reporter kanina nasa NLEX at ang kanya pong nabanggit, parang inaabot po ng 30 minutes yung pagpapakabit po ng RFID. Isang coach up, yung waiting time po nila. Ano po bang advice sa mga motorista na magpa-appointment para mas maging mabilis po yung pagpapakabit po nila ng RFID sticker? Or ano po yung mga hakbang nagagawin po ng Metro Pacific para po mas mapadali po yung mas mapabilis po yung pagpapakabit ng RFID tags, Attorney Kimbo? Opo, opo. Salamat. Nagkukumahugo yung mga kababayan po natin kasi nga po, persado po tayo, kami mga operator, mag-comply po doon sa mandate po ng DOTR. Sinusunod po natin yon. Nasabi ko po kanina, yung pagkakabit po ng RFID, 24/7 na po yan in more than 40 locations po dito sa system namin. In other words, sa mga toll gate, talagang magkakaroon naman ng konting pagkakabara dahil yung iba pong mga kababayan natin, ngayon lang po magpapakabit. Notwithstanding na nung August pa tayo nagsimula. Ngayon, ang advice po namin, kung, as I said, number one, kung hindi naman po kayo palabiyahe at pabisan-minsan na kayo lumalabas, puntang Baguio, puntang Angeles, puntang Clark, o Tarlac, etc., tsaka na lang po kayo magpakabit kasi available naman po yun anytime you travel. Kung next month po yun, ito pagkatapusan ng taon sa New Year, kung gusto niyo po sa Enero, sa Pebrero, doon na lang po magpakabit. Huwag na kong sabayan yung mga nagmamadali ngayon kasi po ito mga gusto rin natin pagbigyan, yung mga regular na users. Eh, yung mga regular po natin, ito po yung may mga nangangalakal po ito. Mga trabaho po nila ito, nag-aatid po sila ng mga pasahero, etc. E talaga pong commuter po sila, daily need it na ako. So, pagbigyan na lang po natin sila yung mga nagmamandali na po ngayon. May date po ba, Attorney Kimbo, na parang deadline na pagka wala pa silang RFID sticker by this date, meron ng penalty? Ang penalty po, sinusunod lang po natin ang Department of Transportation. Nagsabi po ang Department of Transportation, magpapataw po ng penalty January 11, next year po. Alright. Opo. Maraming salamat, Attorney Romulo Kimbo, Chief Communications Officer ng Metro Pacific Tollways. Thank you po. Maraming salamat sa pagkakataon. Salamat po.